Hello guys, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para maging updated tayo sa mga latest happenings sa DepEd. Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga interesado kung meron tayong loan moratorium na napasakop sa Bayanihan 3. Kung magkataon, ito ay mag-uumpisa sa buwan ng Enero 2021 hanggang sa buwan ng Hunyo 2021 or 6 na buwan ito. Uunahin natin yung mga kadalasang tanong ng nakararami. Una, is the Bayanihan Act extended? Pinalawak o pinalawig ba ang batas sa Bayanihan 3? Sa pamamagitan ng 179 na affirmative votes, 6 na negatibong boto or negative votes, at walang abstention, ipinasa ng Kamara ang pangatlong pagbasa sa House Bill 8063 na nagpapalawak ng pagkakataon ng pondo ng Bayanihan 2 mula Disyembre 19, 2020 hanggang June 30 or Hunyo 30, 2021 habang ang bansa ay patuloy na nakikipaglaban sa sakit sa coronavirus or COVID-19 pandemic. Ang pangalawang tanong is, is loan moratorium extended until June 2021? Or ang moratorium ng pautang ay pinalawig hanggang June 2021 ba? Sa isang pagdinig noong Biyernes, inaprubahan ng House Committee on Appropriations ang isang pinagsama-samang na panukalang batas na nagpapalawak sa bisa ng batas mula December 19, 2020 hanggang June 30, 2021 habang ang bansa ay patuloy na nakikipaglaban sa pandemyang sakit na coronavirus o COVID-19. Tatlong pinuno ng Kamara ay nagtalaga ng 247 bilyong piso sa Bayanihan 3 o Recovery Bill na sina Ferdinand Martin Romualdez, Representative Sharon S. Garin, at Representative Joey Sarte Salceda. Sinabi ng ang pangangailangan para sa isang booster shot para sa 2020, tatlong pinuno ng kapulungan ng mga kinatawan noong Lunes ang nag-file ng bayanihan sa rebuild bilang One Act na magbibigay ng 247 bilyong piso bilang mga emergency response at economic recovery program. Si House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez, IMBIS OWA Representative Sharon S. Garin, at House Committee on Ways and Means Chairman Joey Sarte Salceda ay nagsampa ng House Bill 8059 o ang Bayanihan 3. Habang ang unang dalawang batas ng bayanihan ay nagawang mapanatili ang ekonomiya, sinabi ni Salceda na naniwala siya na ang pangatlong hakbang na sa stimulus ay ang kinakailangang shot ng booster upang masimulan natin ang pagaling sa 2021. Sinabi ni Salceda na malamang na ipasa ng Kamara ang panukala sa loob ng susunod na dalawang linggo. Si Salceda na namumuno rin sa House Economic Stimulus and Recovery Cluster ay nagsabi na ang mga intervensyon ay pangunahing ginawa upang matiyak na ang mga nasyonal at lokal na pamahalaan ng unit ay maaaring pakilusin ang matatag na tugon at mga programa sa pagbawi sa harap ng mga kamakailang bagyo at mas mabagal kaysa sa inasahang pagaling sa pangatlo tapat ng taon. Nilinaw ko sa mga tagapamahala ng ekonomiya na kung mas mabilis tayong makakabangon kaysa sa inasahan sa ikatatlong kwarter, maaaring hindi na kailangan ang isang ikatlong bayanihan dahil nakikita na ang ekonomiya ay hindi nakabawi ng mabilis tulad ng inaasahan sa nakaraang isang kapat or 3/4 ng taon at binigyan ng kamakailan lamang na mga bagyo. Kailangan nating magbigay ng tulong pang emergency, sinabi ni Salceda. Ang panukala ay nahati sa pangunahing sa mga intervensyon sa kalusugan, regulasyon at pang-ekonomiya. Kasama sa panukalang batas ang 20 bilyong peso para sa pagkuha ng mga bakuna, ang pagika ng isang committee para sa bakuna at mga hakbang upang matiyak ang pagkakaroon ng mga supply sa kalusugan. Naglalaman din ang panukala sa pag-upa sa pagpapahinga ng pabahay, isang pagpapabilis sa moratorium, pagpapahintulot sa mga pautang sa reformang pang-agraryo, tulong sa maliliit na regulasyon ng negosyo at
tulong sa pamamagitan ng pagpapagitna at pag-re-refinance ng kredit. Kasama sa panukala ang 40 bilyong piso pundo ng suporta ng pamahalaang lokal para sa pagtugon sa kalamidad, 100 bilyong piso na naman sa mga programang pang-imprastruktura na may kinalaman sa kalusugan at 10 bilyong piso sa mga tulong na programa para sa agrikultura at pangisdaan at 7 bilyong piso para sa muling pagbabayad ng renta, 10 bilyong piso para sa kumpanya na manghiram nagbabayad ng mga benepisyo sa ika-13 na buwan. 10 bilyon piso para sa tulong para sa displaced workers o tinatawag nating tupad, 10 bilyong piso rin para sa COVID Adjustment Measures Program o CAMP or CAMP, 10 bilyong piso rin para sa tulong sa mga individual na nasa crisis sa sitwasyon o AICS, 10 bilyong piso rin para sa medical na tulong para sa mga indigenous programs o MAEP or MAIP, bawat 5 bilyong piso para sa Technical Education and Skills Development Authority or TESDA at ang Commission on Higher Education of CHED at isa pang 10 bilyong piso para sa programa ng DepEd. Makikita mo na ang aking kontribusyon dito ay pangunahin ang mga intervensyon ng credit structural. Maipakilala na namin ang halos 1.9 na trilyong piso na bagong likido dahil sa mga patakaran sa pera, ngunit mababa ang pagkuha ng kredito. Bahagi nito ay dahil sa demand, ngunit ang bahagi nito ay dahil sa mga depekto ng istruktura ng karaniwang mga produktong loan. Iyon ang dahilan kung bakit ang Estado ay kailangan pumasok at lumikha ng mas kanais-nais na mga istruktura ng utang, sabi ni Salceda. Sinabi ni Salceda na habang naiintindihan niya ang mga reserbasyon ng executive branch upang gumastos ng mas maraming pera para sa pagsisikap sa pagtugon sa COVID-19, naniniwala siya na kinakailangan ng isang pangatlong programang pampasigla upang matiyak na ang crisis ay hindi nakakain ng labis sa ating istrukturang pang-ekonomiya. Napakahirap mabawi kung maraming mga negosyo ang nagsara para sa kabutihan, sabi ni Salceda. Maaaring ipabatid ng executive ang kanilang mga alalahanin at isalang-alang namin sila. Maaari pa rin silang bigyan ng isang limitasyon sa pananalapi upang gumana. Ngunit ang hindi natin matanggap ay ang ideya na gumastos tayo ng sapat sa 2020. Maaaring iyon ay totoo kung hindi naganap ang mga kamakailang kalamidad. Ngunit ang tunay na katotohanan ay mas maraming mga tao ang napunta sa kahirapan sa taong ito kaysa sa inasahan namin, sabi ni Salceda. Sinabi ng mabatas na ang Committee ng Ways and Means ay nagpasana ng mga hakbang na may 691 billion pesos na 5 taong potensyal na kita at sinasabing iyan ay higit pa sa sapat upang manatiling kaakit-akit ang aming mga rating sa kredito. Ayon kay Salceda, si Kalihim o Carlos Dominguez ay hindi dapat mag-alala tungkol sa disiplina sa panalapi sa bahagi ng kamera. Sa ilalim ng panukalang batas, ang mga hakbang na sa subsidy at pampasigla ay pinupunduhan mula sa 2020 General Appropriation Act o GAA na naipon alinsunod sa Republic Act 11469 o ang Bayanihan 2 Hill bilang 1 Act, labis na koleksyon ng kita sa alinman sa kinikilala ng buwis o hindi buwis ang mapagkukunan ng kita mula sa kinukulang target na pagkakolekta ng kita tulad ng nakalagay sa Fiscal Year 2020 Budget of Expenditures and Sources of Finance or BESF, mga bagong koleksyon na kita o mga nagmumula sa mga bagong mapagkukunan ng buwis o hindi buwis na hindi bahagi ng o hindi kasama sa original mga mapagkukunan kasama sa Fiscal Year 2020 BESF at lahat ng halagang nagmula sa CAS, pundo at pamumuhunan ng hawak ng anumang GOCCs o anumang ahensya ng pambansang pamahalaan. At para maging malinaw para sa lahat, ang praise o parera lang moratorium ng pautang o walang pagbabawa sa utang ng anumang mga institusyong pampinansyal ay hindi kasama sa mga bagong naaprubahang batas. Hello guys! Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para maging updated tayo sa mga latest happenings sa DepEd.